Ang Pilipinas ay isang umuunlad na bansa na may mataas na antas ng kahirapan at may ilang mga munisipalidad na lubhang naapektuhan ng suliraning ito. Ang antas ng kahirapan ay tumutukoy sa porsyento ng populasyon na nabubuhay sa poverty line na itinakda ng gobyerno batay sa minimum na kinakailangang kita upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at pangangalaga sa kalusugan. Sa video nito ay ating alamin ang ilan sa mga pinakamahihirap na munisipalidad sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Balindong, Lanao del Sur. Ang ikasampu sa ating listahan sa pinakamahirap na munisipalidad ay ang bayan ng Balindong, Lanao del Sur na may poverty incidence rate na 67.37%. Ito ay may populasyong humigit kumulang 32,000 katao na karamihan ay mga Muslim na tinatawag na Maranao. Ang mataas na poverty incidence rate ng Balindong ay nagpapakita ng karamihan sa mga residente ay namumuhay sa matinding kahirapan. Ito ay dahil sa kakulangan ng trabaho, hindi sapat na serbisyong pangkulusugan at edukasyon, kakulangan sa infrastruktura at kawalan ng pampublikong serbisyo. 9. Binidayan, Lanao del Sur. Ang bayan ng Binidayan ay isang 5th class na munisipalidad na matatagpuan sa lalawigan ng Lanao del Sur sa Mindanao. Ito ay may populasyong halos 26,000 at may poverty incidence rate na 69.77%. Ibig sabihin, sa 10 tao ay 7 ang nasa lubhang mahihirap. Ang mga pangunahing kabuhayan ng mga residente sa Binidayan ay pangingisda, pagsasaka at pagmamanukan. Sa kabila ng mga natural na yaman nito ay patuloy pa rin ang paghihirap ng mga mamamayan dahil sa kawalan ng sapat na oportunidad para sa trabaho at pagkakakitaan. 8. Sumisip, Basilan. Ang bayan ng Sumisip ay matatagpuan sa lalawigan ng Basilan na nasa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region. Ito ay isang maliit na bayan na may populasyong halos 50,000 katao. Dahil sa kanyang lokasyon at kasaysayan ng kaguluhan, ang bayan ng Sumisip ay isa sa mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. Mayroon itong poverty incidence rate na 72.24% na nangangahulugang halos 4 beses na mas mataas kaysa sa average poverty incidence rate ng bansa. 7. Maslog, Eastern Samar. Ang Maslog ay isang bayan sa Eastern Samar, isang lalawigan sa Silangang Kabisayan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang poverty incidence rate ng Maslog ay umaabot sa 73.43%, kung saan mas mataas ito kumpara sa national poverty incidence rate na 18.2%. Ang pagkakaroon ng mataas na poverty incidence rate ay nagpapakita ng mga suliranin sa ekonomiya ng bayan, tulad ng kawalan ng trabaho, kakulangan sa pinagkukunang yaman, at kakulangan ng oportunidad. Dahil sa kawalan ng trabaho sa bayan, maraming residente ang kailangang maghanap ng trabaho sa ibang mga lugar. 6. Tuburan, Basilan. Ang Tuburan ay isang 4th class na bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Basilan. Ayon sa tala ng census noong 2020, may populasyon itong humigit kumulang 25,000 katao. Ang bayan ng pangunahing agricultural area kung saan karamihan sa mga residente ay nagtatrabaho sa pagsasaka at pangingisda. Kabilang ang Tuburan sa mga pinakamahihirap na bayan sa bansa na may poverty incidence rate na humigit kumulang 75.52%. Ang kakulangan ng mga oportunidad sa ekonomiya at mga pangunahing prastruktura tulad ng mga kalsada at supply ng tubig ay nagpapalala sa kahirapan dito. 5. Amay, Manabilang, Lanao. Ang bayan ng Amay, Manabilang na dating bumbaran sa Lanao del Sur ay kilala bilang isa sa mga pinakamahihirap na munisipalidad sa Pilipinas. Ang poverty incidence rate na umaabot sa 75.74%, ibig sabihin nito ay karamihan ay nabubuhay sa kahirapan at hindi nakakapagbigay ng sapat na kita upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Maraming mga kadahilanan ang nagdudulot ng kahirapan sa bumbaran, kabilang ang kawalan ng sapat na trabaho, kakulangan sa infrastruktura, kalagayan ng edukasyon at kawalan ng sapat na serbisyong pangkalusugan. 4.
Pualas. Ang bayan ng Pualas ay isang fifth-class na bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur na may populasyong 14,526 na tao ayon sa talaan ng census noong 2020. Ang karamihan sa populasyon ng Pualas ay mga Muslim, kung kaya't ipinagbabawal sa kanila ang pagbebenta at pagkonsumo ng mainuming may alak, mga ilegal na droga at mga sugal. Mayroon itong poverty incidence rate na 75.91%. Ang mataas na antas ng kahirapan sa lugar ay dulot ng limitadong mga oportunidad sa ekonomiya at kaunting pagpapaunlad ng infrastruktura. Dahil dito ay maraming mga taga-Pualas ang nahihirapang magkaroon ng sapat na kabuhayan at makayanan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. 3. Ungkaya, Pucan. Ang Ungkaya, Pucan ay isang munisipalidad sa lalawigan ng Basilan na may populasyong 24,016 noong 2020 census at may mataas na poverty incidence rate na 76.76%. Ang madalas na inkwentro sa pagitan ng militar at mga armadong grupo sa lugar ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan. Dito ay nagre-resulta sa pagkawala ng kabuhayan ng ibang mga residente at bukod dito ay maraming negosyo ang hindi pa nagpapatuloy dahil sa takot sa karahasan. 2. Kalayaan, Palawan. Ang bayan ng Kalayaan sa Palawan ay isa sa mga munisipalidad na may pinakamataas na poverty incidence rate sa buong bansa. Ang poverty incidence rate dito ay umaabot sa 76.92%. Ngunit hindi lamang ang kahirapan ang nagpapahirap sa bayan ng Kalayaan. Ito rin ay nakakaranas ng mga hamon dahil sa territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang mga isla ng Kalayaan ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ngunit ito ay inaangkin ng China. Ang mga mangingisda at residente dito ay nakakaranas ng pangbubuli mula sa mga Chino. Dahil sa mga hamong ito, mas lalong naging pahirap para sa mga residente ang makapangisda dito. 1. Tagoloan, Lanao del Sur. Ang bayan ng Tagoloan sa Lanao del Sur ang nangunguna sa listahan ng pinakamahihirap na munisipalidad sa Pilipinas. Ang poverty incidence rate ay 85% na nagpapakitang halos lahat ng mga residente sa bayan ay nakakaranas ng kahirapan. Ang mataas na poverty incidence rate sa bayan ng Tagoloan ay nagpapakita ng malalim na suliranin sa kabuhayan ng mga residente nito. Marami sa kanila ay walang sapat na kita upang masiguro ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, tirahan, edukasyon at kalusugan. Ito ay isang malaking hamon sa lokal na pamahalaan at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na magbibigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan.